can you finally confirm before this committee? Kayo ba si Guo Huaping? At bago nyo po i-invoke, no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. All right. So magsisimula ako sa mga tanong kay Ms. Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. All right. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke, no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya, kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo, at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, well, may, yes, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo may incriminate simpleng tanong kung sino ka. And the addition, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami, kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga, or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Loren. Salamat, Sen. Loren, for your good morning, Madam Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na i-cite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong.
At ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Go Jiangzong po, Madam Chair. At ang nanay hindi ko nyo? Po nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Nag-off na po siya, pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan, alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa nga question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam at Chair, the proper time. Chair, yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sinong i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Madam Chair, this is related, Madam Chair. Very related. Madam Chair, obviously, itong nambasto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahua Ping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Guahua Ping. At in-establish po doon na match and the same person si Guahua Ping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guahua Ping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Goo po. At pasensya na rin po, kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol dyang sinasabi nyong safety nyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity nyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Ngayon, Ms. Alice. Madam Chair? Short interjection? Yes, Senator Roy, for one related question. May I ask from the Chair kung pwede natin paklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo, kasi kung palagi siya mag-invoke ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin, o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair?
Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya nga, ano yun? Anong threat, na anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Opo. Sige. May death threat po. May sinong death threat? Threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about, opo, about may it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam Chair, yes, send SP Pro Temp. Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. No, no, kasi no, nga no, po may know, safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far it is unacceptable, Sen Joel. Pero parang dinadamay niya yung buong committee sa kanyang safety pag ganun. Malay namin kung binubola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalik dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan, na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Yes, and Lauren, for one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya, tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I think just to answer that, how did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. For the record, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaraang hearing, mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismong ang PSA, I'm sure makoconfirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya dinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive.
before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Go Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yan yung unang-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, Alice Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Ha, Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino.